pala yung huli nila kagabi sa Diyos. Di ba? Yung lampat niya mga kaspatatak ay regular din. Nakakahuli din niya ng marami. Halos, tika, ano mo, luwa din. Buhay pa rin. Yun o. Itong si Diyos, yung sonar. Sonar. At saka itong si Uno, spender lang yung ito. Ito lang ito ay 60. Yo, what's up mga ka-Sprock Attack? Ayan, at nandito naman tayo sa panibagong vlog natin ngayon. Alright, so yun mga ka-Sprock Attack, punta muna tayo dito sa mga lansa. Silipin natin kung may hindi ko nabalitaan kasi kagabi. Namin ko kagabi ilay, Pao? Ha? Tuloy. Ah, so yun mga ka-Sprock Attack, may huli pala sila. Pero, ayun. Sobrang tulog ko, hindi ako nakagising. Wala ding tumawag sa atin. Pero konti lang, nasa mga dalawang banyira lang yata. Kaya hindi na ako tinawagan siguro ni auntie. Ayun. Alright. Oh, magutsa mo. Well, may magtulak. Magtuwa kayo tuloy. So yung mga kaspagatak, ito pala yung huli nila kagabi sa dos. Niyo ba, Gadgong? Ayan, tamban. Isdang tamban. Ha? Oh! Bawli po ng 1 piso. Okay. Wala. Yung diretso na mga ano yung dili na ninyo. Kuhan din na mong blood mo niya. Magkarga. Diretso na bara no? Laos na daw. Laos. Ha? Laos na. Laos na? Laos na paulig ni Gross? Laro. Gimingo na si Dugong. Kauli yun ng Negros. Ayan mga kasprakatak. So. Yun nga no. Kunti lang yung nahuli nila kagabi. Kaya hindi na ako pumunta rito kasi si auntie lang yung magkakarga sa may truck naman si Ate Mitzi, so siya na lang sumalubong sa isla. Kaya ayun, hindi na ako nagpunta para kasi konti lang. So ayun mga kasprakatak, mayro pa lang namimingwit dito, may nagtaan na pasul. Ano kayo nahuli dito? So ayun mga kasprakatak, tingnan nyo. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kasprakatak na kaparehas ng kulay ng lansa namin. Yan, tingnan nyo. Ayan. At saka itong sa amin. No? Alright. So, napakaliit na bangka. No? Para lang din siyang hapa-hapa. Pero, yung lambat niya mga kasprakatak ay regular din. Nakakahuli din yan ng marami. Halos gabi-gabi. Hindi din yan pa ano, magpa papahuli sa season ba. Kukuha at kukuha din niya ng isda. Marami din yung huli parati. Yun, meron din doon tsaka doon. Lalo na yung mga nandun, oh. Grabe mang huli ng isda tsaka itong sa amin. Kaya yun, aswerte. Alo! Tika, ano naman nagkuha din eh. Buhay pa ni? Yun, oh. Mga kasprakatak, comment nyo kung anong pangalan sa inyo nito. Oh. Mama Aknikong? Patay na pala. So hindi na ito mangagat. Dahil wala na. Oh. Oh, buhay pa. Buhay pa mga kasprakatak. Ah. Alright. So yun mga kasprakatak, no? Ito na lang yung magiging content muna natin. Yung mag ano, itutur ko lang kayo dito sa lansa. So sa mani oy. Wala man tayo mahimo ani. Oh, may pa sila, kilaw-kilaw. Kailangan natin mag-vlog dahil nasa challenge tayo. Tiglan tao challenge gong. Oh, tiglan tao kabalo ka sa challenge ni Japper. Oh. Yun, kasi kasali tayo, kaya vlog tayo ng vlog. Oh. Merong tao din dito, oh. Ay, tulog pa. Huwag tayong masyadong mag-ingay. Baka ma-disturbo sila, natutulog. Yun, meron ding ano dito, oh. Daan ang pasul.
All right. So yun mga kaspagatak dito. Aray ko. Oh. Sakit mo na. Ano ko? Hindi ko nakita to. Uyog ko. So yun mga kaspagatak, ito si Domsi Uno. Ayan. Wala siyang lambat, no? Wala siyang lambat. Dahil yung lambat niya ay nandun sa pantalan. Binaba muna. Dahil inayos yung mga lambat, tinahi yung mga napunit, yung mga nasira, inayos. Tsaka, yun, sabi ni maestro, no, si Boss Jojo, yung kapitan dito sa Uno, mag-dry dock daw ito. Tapos, magpapalit sila ng propeller, mga kaspagatak. Propeller shaft. No? Propeller shaft. Pinagawa na niya noong isang buwan pa. So nagantay lang ng tiempo na ano, nagantay lang ng tiempo gaya ngayon na parang matumal pa yung isda. So mag-dry dock muna at saka magantay ng high tide. Yun, para magpalit sila ng propeller. So yun mga kaspragatak, tingnan niyo yung Domsi Uno. So ito yung, no, itong hugos na to, okay pa naman siguro to. Ayan. Okay pa to, bagong-bago pa oh. Ayan. Hindi mo na ito papalitan ni, sila nila. Oh, di gano mag-sako na ito. All right. Dito isabit. Tapos doon sa likis, ya ililikis doon. So dito magbitay yung ano, yung hugos. Mas maganda itong ganitong style mga kaspagatak, para yung bato nakahang talaga dito. Compare dito, pagka ma-close na yung zipper, yung bato dito mga kaspagatak ay hanggang dito lang, tapos isasabit nila doon, no. Dito. Sasabit dito, tapos hilain dito hanggang mahangir. Mahangir din yung mga bato niya makaspagatak pag gamitin dito. Yun, kung napapansin niyo sa mga latest video ko pag nakasama ako sa laot, no, yung mga video ko dati. Yun. So dito hindi na sila gagamit nito pag mag-train ka na, pag naangat na yung mga bato ba, yung mga tingga, no? Alright, so yung mga kaspagatak, intindihin nyo na lang yung mga sinasabi ko, no? Basta lang ano, basta may share ko lang sa inyo itong mga gamit ng mga lansa natin. Alright, so sa mga gadgets naman dito, ayan, kung napapansin nyo, dalawa sila, no? Sa mga gadgets naman, itong si Dos, meron itong sonar, no? Sonar. At saka itong si Uno, fish finder lang yung gamit dito. Pero meron din mga GPS. Ayan, meron din yung GPS. Para hindi tayo maligaw sa laot, no? Kung malayo na tayong narating, hindi maligaw. So, kailangan ng GPS. Tapos, yun, si sonar, fish finder. So, ang kaiba, magkaiba talaga sila. Si sonar, mga kaspagatak, malayo ka pa lang, no, sa isda, alam mo na kung saan ang location ng isda, kasi nasa mga 800 meters yung scanning niya mula sa bangka mo. 360 yun, 360 degree yung radius niya, kaya alam mo na kung saan banda yung isda, no? Compare dito sa fish finder lang, makikita mo lang yung isda kapag ka nadaanan mo na, no? So paki-comment mga kaspragatak kung anong naging diferensya na niya, no, di ba? So pagpasensyahan niyo na yung pagtatagalog ko. Paita, pastilan. Bisura magtagalog. Kaya yun, pinipilit ko na lang magtagalog mga kaspragatak, dahil talagang pure Bisaya tayo. Ano?
So, yun no, yun ang kaibahan ng sonar at saka fish finder. Tapos sa presyo naman, sa presyo lalong magkakaiba sa presyo ang sonar, no? Kung nakita nyo yung video ko dati nung sumama ako kay Dos, na-upload ko lang bago ko lang yun na-upload kay Dos, yun ako yung nag-operate pagka si Boss Nanoy lumabas. Ako yung pinahawak niya ng control minsan. Kaya ayun, nakahawak tayo ng control ng sonar, no? Magkaiba din sa presyo, napakalayo ng agwat sa presyo. Itong si sonar, basta malayong malayo talaga sa presyo compared dito sa fish finder lang, no? So napakamahal talaga. Kung maggamit kayo ng sonar, medyo advantage siya na makakita ng isda compared talaga sa fish finder lang. So kung may bala kayong mag fish finder, mga kasprakatak, kung may bala kayong mag sonar, maganda din yun, no? Maganda din yun sa mga pangulong dyan na wala pang sonar. Maganda din yun, napakaganda talaga kung may sonar talaga, dahil malayo ka pa lang, alam mo na talaga kung saan banda yung isda. Yun. Tapos lalapitan mo na lang. Ayun, paglapit mo, makikita may fish finder naman. So makita mo din sa fish finder. Kasi madadaanan mo din yung isda, no? So napaka ganda ang sonar kapag ka-scanning. Scanning ka, nag-i-scan ka sa laut. Itong si fish finder naman, nag-i-scan din naman to. Kaso lang, makikita mo lang yung isda kapag ka nadaanan mo na, no? So ang layo talaga ng diferensya nila, no? So advantage talaga yung sonar. Medyo mahal siya pero mas advantage siya. Alright, so you know, kahit ito si Uno at saka si Dos, kahit ito si Uno, fish finder lang ang gamit, pero nakakahuli pa din ng isda. Meron ding huli. So hindi din nagpabiya, no? May huli din. Kasi depende din naman 'yun sa sipag, eh. Yung mga alalay ni Uno, ang sipag talaga, lalo na si Una, yung kapatid ko si Utol, tsaka yung lightboat niya si GR, napakasipag manghanap ng isda. Ano lang kasi, kumbaga teamwork lang 'yan, teamwork, no? Yung ibang mga bangka, tawag-tawag lang, kaya kailangan meron kayong mga communication, mga radio, para mas madali yung pag-contact. Ayun. So against the wall tayo dito. All right. Sa mga nagtatanong nga pala kung anong sukat nitong lansa, no? Kasi may mga nagmi-message din kung gaano kalaki, anong lapad, anong sukat nitong lansa. Ang sukat nito, mga kasprakatak, ay ang haba nito ay nasa mga 60 feet. Yan, 60 feet mula rito hanggang dun sa dulo. 60 to 70 feet. Yan. At ang lapad, yan dito, mga kasprakatak, mula rito dito sa sentro hanggang dun, nasa mga 16 feet. 16 to 18 feet yata siguro, kasi sa ilalim yung pinagkukuna na sukat. Oh, yun nga. 16 to 18 feet basa na hanggang dun lang. Tapos yung deep naman niya, yung dito. Ayun dito, mga kasprakatak, sa gilid ito, nasa mga 10 feet ito. Yan, 10. Pero pag mula dito lang sa kasi sobre lang to, siding lang ito. Pag mula dito, nasa mga 8 feet lang. Nasa mga you know, 8 feet yan. Yan lang yung lalim niya. Alright. So dito, ito yung ano niya, makaspakatak, kung bawa winch. Ito yung naghihila ng hugos. Oh.
Ayan mga kasapagatak, pinakita ko lang sa inyo ha. So gawa ito sa differential ng sasakyan, tapos pinapabricate lang. Ginawa ng, ang tawag namin dito sa amin ay tambor. Nagpabricate lang ng mga stainless, tapos ganito yung purma nya. Ayan mga kasapagatak, dalawa pala ito. Meron dito sa ibabaw at meron din sa ilalim, dalawa. Tapos connected dyan patungong ano dun, power take off. So ang nag-drive nito is power take off mula dun sa kinabit sa transmission. Ayan, sa transmission mga kasapagatak. So yun no, pasensya na, medyo magulo dito. Ayan, depende naman kasi yan sa nagdadala. Kasi meron akong nakita na bangka mga kasapagatak doon parte sa Davao. Nagchat-chat na kasi kami ng taong yun. Naging kaibigan ko na din. Palagi kami nagchat-chat. Napakalinis talaga ng bangka niya. Walang ano, napakalinis. Walang mga ganto ganyan. Walang mga hinalay. Napakalinis. Sobrang linis talaga. Kasi sabi niya, nagchat ako, "Boss, ang linis ng ano mo, ang linis ng unit mo." Kasi nga, ayoko kasing ano, madumi. Kaya yun, palagi niyang nilinis ang lahat. Dapat wala yung mga ganyan oh. Yan ito, wala to. So, napakalinis. Yan. So, yung mga kasapagatak, ang engine nga pala nito ay 6D14. Ayan. So 6D14 mga kasapagatak. Medyo maliit siya compared doon sa Dumsidus. Ang engine, ang makina doon ay 6D24. So medyo malaki. Malalaki din yung mga piston compared dito. Ayan. Mga galon ning oh, sa krodo ning ko andari. Gong. Sa krodo ning mga galon dari sa ilawom. Oh, yung mga kasapagatak, yan pala yung mga lalagyan ng mga diesel galon, no? Naka container lahat. So ilan yan? Oh, pero nang dito pa. So ilan yan? 1, 2, 3, 4, 8. Tapos dito meron ding 8. So meron 16 na container ng lang oil, no? Tapos ito yung pinakatangke niya. Ito. Siguro nasa mga 60 liters din ang laman nito, 60. Ayan, so medyo matagal din niya maubos. Pero sa isang araw mga kasapagatak, makakaubos din ito ng kung isang buong gabi, yan ubos lahat yan. Isang buong gabi ka nagpatakbo-takbo dun sa laot. Siguro nasa mga 1, 2, 3, 4 yung 8 yan, maubos yan lahat sa isang gabing pangingisda. Isang buong gabi mula alas 5 ng hapon hanggang umaga, kasi wala nang patayan to, wala nang patayan mga kasapagatak ng makina pag nasa laot na. Alright, so ay so yung mga kasapagatak ko, konting pasilip lang naman to sa lansa para may content tayo. Oh, so kung may bala kayong magpagawa ng mga ganito, ayan, alam nyo na yung forma nya oh. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. At alam nyo na din yung sukat. Oh. So dito mga kasapagatak, kung wala siyang ano, wala siyang T-bomb. Kumbaga yung hugos niya, yung ito, hugos. Dito lang 'yan dadaan. Kaya meron siyang stainless dito para hindi ito ma ano ba? Maigo sa hugos. Yan mga kasapagatak. All right. Tapos dito sa kabila, ayan. Iba naman dito. Meron siyang T-bomb. Uy, na may upaw. Iba naman dito mga kasapagatak. Meron siyang T-bomb. So dito,
dito isasabit yung ganyan, yung lubid na malaki, hugot. At so yun mga ka-spark attack, ayan, uuwi na tayo. Dahil tapos na tayong mag-tour dito sa mga lansa, dalawang mamaw, dalawang lansa. So, yun o, pumalaot kahapon si Nanoy. Pupunta daw sana siya kahapon, doon sa spot niya, sa malayo. Sobrang layo ba? Pero kaso, nag-aalangan siya mga ka-spark attack. Ayan si Diyos. Nag-aalangan yung kapitan na pumunta doon sa spot niya, doon sa malayo. Dahil kulang yung baon nila na ice. Kasi kahapon mga ka-spark attack, tumawag siya sa akin, nag-decide na pumalaot siya. Apiki na sa oras. Kaya hindi ako nakapaghanda, tapos may nilakad ako. Sabi ko, apiki na sa oras ang kuan pagtawag niya. Kaya hindi siya nakapagbaon ng maraming yilo. Kaya hindi na lang siya pumunta doon sa spot niya mga ka-spark attack sa layo, dahil kailangan talaga pagka susulong ka doon, kailangan marami kang baon na ice. Kasi kapag makalaga ka ng tatlo o apat na lagak, masisira yung isda mo, yung unang laga, unang area mo. Yun, sayang din yun. Kaya yun. So ngayon mga ka-spark attack, tatanungin ko muna si Boss Nanoy. No, si Boss Nanoy nga pala, kapatid yan ng papa ko. Siya yung pinaka-kapitan dyan. No, so tiyuhin ko yun. So tatanungin ko muna siya ngayon mga ka-spark attack kung papalaot ba siya mamayang gabi para makapaghanda ako ng ice. Yeah. Makapunta ako ng ice plant. Bibilan ko na siya, pabaunin natin ng maraming ice mga ka-spark attack, para hindi masira yung mga isda na mahuhuli niya. Alright, so yun o, uwi muna ako mga ka-spark attack para tanungin ko si Nanoy kung papalaot ba siya mamayang gabi. So yun mga ka-spark attack, that's all for today's video. Maraming salamat talaga sa inyong suporta, lalong-lalo na sa mga nakasuporta kay Jumper Sniper sa Team Eat Bulaga. Mga yun, mga Pinyan Vloggers, Planet Seward, team Alas, yun. Maraming salamat. At maraming salamat din sa mga solid spark attack dyan. Thank you talaga sa inyong lahat. Alright, so yun lang. See you on my next video lang. Bye-bye.